Abang yan sila sa ano, isda. Just an update. It's exactly 6 o'clock in the morning. And yun, diba, pinahita ko sa inyo na nakahuli si daddy ng isang ano, red salmon. Ayun, ang lamig sa labas. Super windy. Nag-stay lang ako dito sa ano, sasakyan. Masakit na rin yung ulo ko dahil sa lamig. Daddy, masakit na rin yung ulo niya eh. Pero uminom na siya ng gamot. Then ako, tinitiis ko na lang muna. Mas kailanganin niya yung gamot. Hindi kami nakapagdala ng Tylenol na extra strength. Nakabili kami kagabi sa gas station, yung malapit na dito. So, yun. Eh, dalawang ano lang siya. Dalawang couplet lang siya per box. So, sinasave ko na lang. Ito na lang. Isa na lang yung couplet dito. Yung Tylenol. Kaya ko pa naman. Hanggat maaari talaga hindi ako nagtitake ng meds. Sa ngayon, okay pa naman. Ayun, may mga bagong dumating. Ayun. So, marami nang nahuli si daddy habang tulog ako. I think mga abadang 3 a.m. Doon ako talaga nakaano ng antok. Tapos sakit ng ulo. Kaya itinulog ko na. So, yun. Nakatulog naman ako. And then, kapag may kailangan si daddy, kumakatok na lang siya. Kasi nilalak ko rin tong sasakyan. Hindi ka rito makakapagtayo ng tent eh. Ewan ko ba kung bawal or... Hindi ko sigurado. Kasi wala kami nakikita dito talaga na nagtatayo ng tent. Pero doon sa bandang, yan, sa mga puno-puno na yan, may mga tent dyan. Pero karamihan na nandito is, yun nga, sasakyan na lang sila natutulog. Dala naming pangluto ay yung gas stove.
And I don't think na makakapagluto kami kasi inisip ko sana mag-init ng tubig kasi may dala kaming noodles. Mainitan yung sikmura namin, makahigop kami ng sabaw. But then hindi uubra dito ang gasto dahil sobrang lakas ng hangin. So ang maganda pala pag ganito, kung pupunta kayo, magdala kayo ng electric kettle and then dapat meron kayong parang saksakan na pwede nyong i-ano rito sa sasakyan nyo. Then pwede kayong makapagpainit ng tubig. So kung gusto nyo ng kape and noodles. So yun lang ang hindi namin napaghanda. Hindi ko kasi alam dito, like last year kasi nakapag-tent kami, kaya lang nasa ibang lugar kami, tapos sina daddy na nababa lang. Sila lang yung nababa dito sa area na to para mag-fishing. Then kami, nandun kami sa yung parang camping site. So dito, ginawa namin talagang sumugod kami dito, nakatawid kami doon sa mga mabababang ano, may mga tubig. So yun guys, I think worth it naman to. Hindi ko alam kung pupunuin pa ni daddy yung aming mga dalang cooler. Ang pinupuno niya pa lang is yung cooler namin na yung isang malaki, and then meron pang mas mahaba at malaki kaming ano, cooler. Andito pa siya sa likod ng aming sasakyan. So hindi ko alam kung kakayanin niya na ano ko, kasi nga hindi pa yan natutulog, ako pa lang nakatulog. Wala pang halos pahinga talaga yan siya. Pero sabi ko sa kanya, hindi kami uuwi nang hindi talaga siya makakatulog. So, siguro like mamaya pagtapos na siya, sabihin ko sa kanya na doon kami sa may maliit na store, doon kami magstay sa parking doon, din doon siya matulog. Then hintayin ko na lang siya na makapagpahinga. Mas maigi na, 'di ba? Like for safety. Eh naka-isang king siya eh. Mostly mga nakukuha niya ay red salmon. So I don't know kung anong update kayo kung nakakuha pa ba siya ng king. Pero yung kanina nakita niyo na yon, ano yon, red salmon yon. Mamaya na rin kami uuwi. Like ano lang to, one day trip lang to. Yung siguro mga bandang tanghali o hapon kami makauwi nito. Basta ang ano lang sa akin, importante sa kanya is makapagpahinga muna siya bago siya mag-drive pa uwi. So yun lang guys, and update ko ulit kayo mamaya. Oh, nakadalawa si daddy. Nakailang king ka na? Isa pa lang. Kahit yung kagabi sila, kaya madaling araw. Basa ko, nakahuli si daddy ng tatlong red salmon sa isang hulihan lang. So, ayun. And then, medyo umaambon na guys. So, I think matatapos na rin si daddy. I think mag-stop na rin siya and mag-ready, magpapalit. Then, punta na kami dun sa labas nito. Dun kami magpapahinga na muna bago kami uuwi. So, ayun, bali yung isang cooler namin, napuno niya yon. So, hindi namin sure kung ilan lahat in total yung mga nahuli niya. Mas malaking cooler namin, hindi na magagamit yon na mapunan pa.
But then, ang gagawin nilang ni Daddy, itatransfer na lang ata niya doon yung mga isda. So, yun guys. And update ko na lang ulit kayo mamaya. Yeah, we got second king. Okay na yan. Limit ka na. Ano ka na? Kota ka na? Wala, mukha ka wala. Gabi, lakas. Nakuha na rin sila? Wala pa, wala pa. Matagal mamatay. Uy, pag yan. Picturean kita dyan. Wow. Okay, so guys, nakita niyo yon. So bali pangalawang king na namin yon. And sabi ni Daddy 7 a.m. mag-stop na siyang manghuli. So ayun, it's already 6:50 a.m. So meron pa siyang 10 minutes. Lalo ginanahan siya kasi ano, siya pa lang nakakakuha ng king mula nung nag-start siya kay ng madaling araw, yung mga nauna pa sa kanya hindi pa nakakakuha ng king. So siya pa lang nakakakuha, then pangalawa na. So ayun, ewan sa kanya kung mga, pero sabi niya 7 a.m. na mag-stop na siya.
guys, andito kami ngayon sa ano, gas station. So, bali 30 minutes away to from Copper River. And ito, meron ditong convenience store yan. May ATM dyan, may ice, may mga kape, ganyan. Basta lahat, mga, dyan din kami grocery. Bumili. Yeah, grocery. Bumili rin kami ng Tylenol dyan, ganyan. Then ito, nakakuha ako ng free na water, lang hot water. So, nilagay ko dito sa baon naming cup noodles. So, ayan siya, di ba, yung convenience store at saka yung gas station. Tapos dito, sa may other side niya, yan yung bilihan ng mga, may mga kape americano, ganyan. Tapos meron din silang crepes. So, itatry ko, hindi ko pa na-try bumili dyan. Pero after kong kumain, bibili ako ng ano, ng crepes. Tapos dito, dati na kami nakabili dito sa Thai food. Yan naman yung mga ano, mga fried rice, gano'n. In-order ko lang si daddy ng fried rice, chicken fried rice. So, maghintay ng 10 minutes. Habang naghihintay, kumain na rin muna ako nung noodles nga para makahigop ng sabaw. So, yun, it's already... Alas na, daddy. It's already 10:23 a.m. So, kanina, diba, ano, nag-uulan. So, ngayon, okay. Maano na ulit yung weather. Maganda na ulit yung weather. So, ito na, guys, yung food na pick up ko na. Tapos, guys, ayan, oh, meron pala rito yung bilihan ng fireworks. Tindahan ng fireworks. Dito to yung chicken. Parang nilaga lang. Nilaga lang ata.
my fish.